Okay, so I have here a function, y is equals to f of x. And what I want to do is to approximate the area under the curve, no, from this interval, no, from A to B. Okay. So the way I would do this, no, is to approximate this area, no, by drawing smaller rectangles, no, equal with. Okay, so let's designate a variable n that defines the number of rectangles, okay, with equal width. Okay. Ibig sabihin pare-pares ng lapad. Width equal, okay, width. Okay, pare-pares sila ng lapad. Okay, so first thing gawin ko is mag-drawing ako ng first rectangle, no, from start tayo dito kay A. So ito na siguro. Ito yung first rectangle natin. This would designate the first rectangle. Okay. And then, drawing tayo ng next rectangle. Rectangle 2. Siguro pink. And start ako dito kay sa point na to, no, kung saan tumama sa function. So, ito yung rectangle 2. Okay. Then next rectangle, rectangle 3. Okay, this point. Okay, equal width. So pare-pare, so assuming my drawing has an equal width. So pare-pareha sana ng lapad ng rectangles. Okay, and so on and so forth hanggang sa makarating tayo dun sa last rectangle. This is the nth rectangle. Hanggang sa makarating tayo dyan sa nth rectangle. So, okay. So next, ano nang gagawin ko dito? So, meron ako dito, meron akong mga rectangles na drawing, no? And then, after that, i-designate natin yung mga points na tumama dun sa domain. Okay. So, start tayo dito kay rectangle 1. I-designate natin to as x sub 0. And then, next point dito sa rectangle 2 is x sub 1 this point, then sa rectangle 3, okay, x sub 2, and so on and so forth hanggang sa makarating tayo dun sa last nth rectangle, which is xn minus 1. Okay, so after that, let's designate the width, yung lapad nung bawat rectangles, no, as delta x. Okay, ganun naman kasi sa calculus, no, if meron tayong ina-approximate and gusto natin approximate ng maliliit na parts, no, i-designate natin siya as delta x. Ano bang ginamit natin kulay? White. Okay, so i-designate natin yung width nung each of the rectangle, no, as delta x. Okay, so paano ba natin kukunin si delta x, no? Paano ba natin kukunin yung width ng bawat rectangles, no, na may equal parts? So madali lang, so we take the last limit, okay, b, okay, and then subtract the first limit, which is a, no, divided by kung ilan yung number of rectangles. So in this case, no, hindi naman natin alam, so b minus a divided by n. Okay. So after that, paano natin i-approximate ngayon si area under this curve? So gawin ko is i-summation ko lahat ng area ng mga rectangles. Simple lang naman yung logic, eh. So kasi ang ginamit natin kasi is rectangles. So paano natin i-summation yung area under the function? I-summation ko lang lahat ng area under the function. So the approximate area of rectangles, or rather the function, approximate area of the function, would be equal sa area of rectangle A, area of rectangle A, or rectangle 1 rather, rectangle 1,
plus the area of rectangle 2 plus the area of rectangle 3 and so on and so forth hanggang sa makarating tayo dun sa last area ng rectangle, yung nth rectangle natin, which is the nth rectangle. Drawing ko na lang. Okay, kasi wala na tayong space. Okay, so paano natin gagawin yung paano natin kukunin yung area ng rectangle 1? So simple lang, it's basically width times height. So ngayon, sir, paano natin kukunin yung width nung first rectangle ko? Okay, so i-analyze natin. Balik tayo dito sa graph. Paano ba natin kukunin yung kasi madali, kasi si width is delta x na siya, no? Kasi pare-pares lang naman ng width yung rectangle natin. Ang problem natin dito is the height of each rectangle. So, gawin ko is paano natin kukunin yung height? Madali lang, no? So, isipin natin to point na to as the x sub 0, no? So, pag tumama siya doon sa function, pwede natin sabihin, i-project natin at that this point, no? At f x sub 0, no? Yun yung, pwede natin sabihin na yun yung height. Okay. So, ano yung area ng rectangle 1? Madali lang. So, fx sub 0 multiplied by delta x. Okay, the same thing for rectangle 2. So, i-project natin itong height. So, this would be fx sub 1. So, ang height ng area ng rectangle 2 would be fx sub 1 times the width, which is delta x, and then same thing for rectangle 3, which is project natin dito, which is fx sub 2, okay, fx sub 2, okay, times multiplied by delta x, and so on and so forth, hanggang sa makarating tayo dun sa nth rectangle, dun sa last rectangle natin, which is f of x sub n minus 1 multiplied by delta x. Okay, so if I have an infinite number of rectangles na gagamitin ko para i-approximate yung area under the curve, it's impractical na gamitin yung plus sign. Okay, sa mathematics, ang ginagamit pagka marami tayong ina-add or na values or expression man yan, okay, is we use the sigma notation. Sigma notation. So, approximate area of the function. So, i-quotation ko na lang dito. Is we use the sigma notation, no? Okay. And, paano ba natin i-designate to? Let I, okay, be equals or be defined as the n rectangle. So, ibig sabihin, if I equals 1, nag-start tayo dito kay rectangle 1 up to ilan ba? Sabihin natin siguro 70, 80, 90 rectangles yung gagamitin natin. So, hindi natin alam. So, mas general kung ilalagay ko dito as infinity. Okay. Okay, times nasa loob nung argument ng sigma ko is f sub x sub n minus 1 okay, multiplied by delta x. Okay, so this expression now is the general formula for a Riemann sum. For the Riemann sum. Okay? So, in the next video, papakita ko sa inyo yung bigay tayo example para mas ma-appreciate natin. Okay? Madali lang naman itong i-evaluate kapag meron na kayong given function. Okay, so I hope na naintindihan and na-appreciate kung ano ba itong Riemann sum. Although, I think na-discuss na sa inyo to sa calculus. No? Hindi ko lang matandaan kung sa calculus 1 ba or sa integration. Hindi ko sure. So, somehow, sana na-appreciate nyo kung ano ba yung Riemann sum. Ano ba yung intuition niya. Okay? So, thank you for listening and God bless.